Ito po, napaka-importanteng bisita po natin. Magsasalita po ang ating retired AFP General. Frank Simon! Una sa lahat, magandang gabi po sa mga kapwa ko Pilipino. Nandito ako ngayon, voluntaryo ako, kahit na ako lang mag-isa. Hindi ko na kailangan ng tulong ng ibang general kung ayaw nila. Ang nakapanlulumulang ay hindi ko masikmura ang ginawa ng PNP sa Davao. Na-assign ako ng Davao 1981 hanggang 1991. Bakit kami napunta ng Davao? Nung dumating kami sa Davao, ang pinapatay na PNP ng NPA ay umaabot sa 38 sa isang buwan. Bakit? Dahil sa abusadong mga sundalo at pulis. Ngayon, kaya ako magsasalita dahil tinulungan namin na maging peaceful ang Davao. Ito ay bago pa maging presidente si Tatay Digong. Ako ang nakakilala kay Tatay Digong nung siya ay flag member pa, human rights lawyer. Kalaban ng dating tatay ni Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Ngunit, nung magkagulo sa Davao from 1981 to 1985, namatay yung isang flag lawyer. Hindi ko na kailangan sabihin, baka magalit si Tatay Digong. Ang pinaghinalaan ay ang armed forces ang pumatay. Kami ang nag-imbestiga. Kinausap namin si Attorney Duterte. Hindi ang armed forces ang pumatay sa kasama niya sa flag. Ang pumatay ay iba. Hindi ko na rin masabi dahil kaibigan ko na yung iba. Ito ang tunay na nangyayari sa Davao. Since that time, gusto namin sana na maging peaceful ang Davao. Dahil nung panahon nang nandun kami, ang platoon ng NPA ay nagmamartsa sa downtown. Hindi mapigilan ng local government at hindi mapigilan ng mga tao. Ano ang nangyari? Yung mga nagtra-traffic na pulis sa kalsada ay binabaril ng mga Sparrow unit. Kinukuha yung baril. Ito ay agaw armas. Dahil ang mga NPA ay kulang sa armas. Ngayon, tahimik na ang Davao, hindi lang dahil sa nandun si Tatay Digong. Hindi lang dahil sa tulong niya. Ito ay dahil sa tulong ng sambayan ng Pilipino sa Davao. Ngayon, bakit ang mga pulis winawalang hiya yung mga tao sa Davao? 23 years ako sa Mindanao. Nakaikot na ako sa aking assignment. Ay, hindi ko na rin masabi kung ano yung mga nagawa namin. Baka magalit kayo sa amin. Pero ang ginagawa namin ay hindi pag-aabuso. Ang ginagawa namin ay para sa taong bayan at para sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang ating hangad, kailangan ng ating kapulisya. Nandito naman yung iba. Makinig naman kayo. Sundin natin ang tamang pagpairal ng batas. Dahil kung hindi sa tulong ng armed forces noon, hindi kayo nagiging matinong mga pulis ngayon. Maliban doon sa mga wala balasubas na mga pulis. At kilala ninyo yun. Ito rin ang masasabi ko sa aming tagal doon sa Davao. Ang isa lang ang may mention ko. Ito ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay kilala namin doon. Wala siyang ginawa kundi magmisa, magsabi ng mga kataga na galing sa Biblia.
ni hindi nga siya nakikipagkaibigan sa mga NPA noon kasi kung nakikipagkaibigan siya, magiging target siya namin. So sa 10 taon ko sa Davao, ay hindi namin nailagay sa order of battle ang pangalan na, ni Pastor Apollo Quibuloy. Na nagmimisa siya sa Agdao. Ang Agdao nung panahon na yon ay tinatawag ni Karagdao. Hindi makapasok ang pulis doon dahil ang nabansagan na silang mga abusado. Kaya ang nilagay ng armed forces sa Agdao ay ang Philippine Marines under kay Colonel Biason noon. Noong naging acting mayor si Tatay Digong, ay sinimulan niya ang tamang pagpapalakad, ang tamang paggobyerno. Ito at ang pinipilit niya ay ang magiging peaceful ang Davao. Sabi niya, sana magiging peaceful ang Davao para magawa ko na ang tama kong trabaho. So nakipagtulungan kami. Merong isang sikreto na ito hindi alam pa ni Tatay Digong. Siguro kailangan na natin i-public. Naging marami rin kalaban si Tatay Digong. Maraming kalaban si Tatay Digong sa Davao. Dahil nga, siya ay anti-government. Ang Davao noon ang number one na anti-government area sa buong Pilipinas. So, para hindi mapagkamalan na ang armed forces ay may balak na masama kay Tatay Digong, ang order ni President Marcos Sr. ay bantayan si Tatay Digong para hindi masasabi na ang gobyerno ang mapapasama sa kanya. Hindi ginawa yon ni Marcos Sr. In fact, yung team ko sa Davao ay inatasan ng personal ni President Marcos Sr. na bantayan si Tatay Digong. Dalawang tao ko ang naka-close in kay Tatay Digong na hindi niya alam. Yun ang trabaho namin doon eh. Magbantay ng tamang pagpapatakbo ng katahimikan. So yun lang po ang anano ko. Dahil sa nangyayari ngayon sa KOGC, hindi ko na masikmura ang ginawa nila na paglapastangan sa mga parishioners ng KOGC. Yun lang po. Maraming salamat.